ayaw mong pakasalan si Ramon? Gagawin ko ang nararapat. Alang-alang sa inyo ni Mama. Kahit labag sa aking kalooban. Yun na ang mga gwardiya, si Bill, si Juana at si Bernardo? Opo, tiya. Dahil daw po tinutulungan ni Ate Juana at ni Kuya Bernardo si Antonio. Kailangan puntahan ko si Juana, Gregoria. Napakaraming kailangan ayusin. Dapat mas en grande ito doon sa kasal ni Antonio. Hindi tuloy ang kasal. Bakit ginawa mo yan, Carlos? Por qué? Yung ba talaga ang gusto mong maging manugang? Isang hambog at walang respeto? Huwag mong hayaang gawin sa'yo ito. Siya at ang mapagmalaki niyang anak. Nakakanti ako sa kanila. Nahuli na namin ang mga kaibigan ni Antonio. Nakita namin ito. Ang relo ng aking lolo. Akong karapat-dapat may-ari nito. Ituon niyo ang pansin sa pagtugis kay Antonio. Gagawa ako ng paraan para makalabas ka dito. Bernardo, huwag mong pawabayaan si Juana, ha? Mahaba na ang palugit na ibinigay sa mga pulidos. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa sila nagbabayad sa gobyerno. Ayokong isipin ng mga tao na ang ating gobyerno ay mahina. Kaya mula ngayon, pinag-uutos ko na higpitan nila ang paniningil ng buwis. Simulan natin sa mga pulido. Ganito ang mangyayari sa lahat ng hindi susunod sa mga patakaran ng gobyerno. Ikandado ang bahay, Gaspar. Huwag mong gawin sa amin to, Kapitan. Magpapakasal na sa'yo si Lolita. Walang kasalang magaganap. Pinili mo to, Don Carlos. Pwes, magdusa kayo. Kapitan Ramon! Para niyong awa, Kapitan Ramon! Bahay ko to! Bahay ko to! Carlos, bahay natin ito, Carlos! Bahay natin ito! Halika na. Ayusin mo sarili mo. Anong tinitingin niyo dyan, ha? Paano na tayo, Carlos? Paano na tayo? Nakaalis na ang mga pulido sa kanilang tahanan, Gobernador. Mabuti. Siguro naman ay magbabayad na ng maayos ang iba pang mamamayan. Pihado, Gobernador. Kung ayaw nilang matulad sa mga pulido. Bueno. Ipagpatuloy ninyo ang mga ginagawa ninyo. Tandaan ninyo, kailangan may kamay na baka ng gobyerno. Opo, Gobernador. Rotasyo! Si, Senyor. Nakahanda na ba ang karawahe? Opo, Senyor. Tayo na. Kawawa naman si Senyorita Lolita, Kapitan. Tignan lang natin ngayon kung hindi siya magmakaawa sa akin na pakasalan siya. Kanina pa tayo palakad-lakad. Saan ba tayo papunta? Ewan ko. Hindi ako makaisip sa angang-awa mo. Ay, para mo nang awa, Lolita. Pumayag ka na magpakasal kay Kapitan Ramon. Pupuntahan ko siya ngayon. At papakiusapan na tanggapin ka muli. Mama! Hindi ako magmamakaawa sa demonyong yun. Hindi mo ba nakita kung anong ginawa niya sa atin kanina? Kampon siya ni Satanas. Kampon ni Gobernador, ikaw mo. Siya mismo, si Satanas. Pero siya ang makakatulong sa atin ngayon. Kaya pumayag ka na magpakasal sa kanya, por favor. Mahal, hindi natin kailangan pagkanulo ang ating anak sa isang demonyo. Malalagpasan din natin to. Pero pagod na ako. Oh, dito na muna tayo. Pwede tayo magpahinga dito. Ayan. Nandito na tayo sa ating bagong palasyo. Ay, malamog eh. Ako nang bahala doon. Ayan. Papantayan ko kayo. Papaypayan ko kayo. Eh, ayan. Kainin niyo ang kaligayahan ninyo. Talaga natutulog tayo sa kali ngayon. Halika, Lolita. Ha? Baho-baho. Hindi ko na alam kung kanino ako hingi ng tulong. Pasensya ka na. Wala akong kakilalang maaring tumulong sa kanila. Ano bang gagawin ko? Naawa ako kay Juana at saka kay Bernardo.
Naghihirap sila sa karusel samantalang wala naman silang kasalanan. Ano kaya kung hanapin ko si Agustin? Saan mo naman sila hahanapin? Ay, tingnan niyo, mga pulubi, oh! Asan? Oo, ito. Ay, oo. Teka, madam. Hindi ba sila Senyorita Lolita yan? Sila Senyorita Lolita nga. Eh, pero bakit natutulog sa bangketa? Hindi ko alam, Gregory. Ako lang gagawin ko. Umalis na kayo! Ang bahay na ito ay pag-aari ngayon ng gobyerno. Huwag po! Maawa po kayo! Umalis na kayo! Kawawa naman. Ganyan-ganyan din ang ginawa nila sa atin, di ba? Madam, ano gagawin mo sa pagkain? Mas kailangan nila to. Madam, paano naman tayo? Ano ba naman kayo? Nang tayo nangailangan ng tulong, may nagmagandang loob at tinulungan tayo. Dapat na siguro gawin din natin yun sa iba. Tara na. Baka magising pa eh. Halika na. Lisa, huwag mo kukunin yan. Hindi lang pala mga Indio ang pinahihirapan nila. Pati na mayayaman. Pati si Dr. Marciano pinaalis nila sa sarili niyang pamamahay. Ang ipinagtataka ko, bakit hindi nakarating si Senyor Zorro para iligtas sila? Hindi ba sinasabi nila na si Senyor Zorro daw ang tagapagligtas sa mga naaapi? Para nga siyang hindi nagpapakita. Hindi kaya Indio lang ang iniligtas niya? Eh bakit hindi niya iligtas si Juana at si Bernardo? Siguro tayo mga kawawang pulubi. Nakakahiya. Baka makita pa tayo ng aking mga amiga. Akalain niyo ba nangyari yung kina Senyorita Lolita? Napakawalang hiya talaga ng gobyerno. Hindi sila namimili kahit mayama ka pa. O, maganda. Kung kaya nilang gawin yan sa mga pulido, kaya nilang gawin yan kahit kanino. Huwag na natin isipin kung anong sasabihin ng mga kaibigan natin. Ang importante, may makakain tayo. Diyos ko, salamat po sa mga taong nagmamagandang loob. Pahinga! Marami na ang mga kaibigan na nawalan ng tahanan dahil sa gobyerno. Katulad na lang ng ginawa nila kay Antonio. O hindi ba, ikinulong nila yung tao nang wala namang kasalanan. Buti na lang kamo, nakatakas siya. Kaya lang hanggang ngayon, nawawala pa rin siya. Lumalala na ang sitwasyon na ating bayan. Kabi-kabila ng paggamkam ng gobyerno sa matira ng mga mayayaman. Agustin! Ano yun? Masamang balita ang kapatid mo. Ano nangyari kay Juana? Nakakulong ngayon sa karsel. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Ang tinis! Matagal ko na pinagmamasta ng babae niyan. Humahanap na ako ng tamang tiyempo. Sinuswerte ka ngayon, ha? Ito na ang pagkakataon ko. Eh, paano yung kasama niya? Malaki lang yan. Pero inutil. Indela, Indela. Ako yung nagagalak sa iyong muling pagbabalik dito sa Angeles. Kumusta ang pag-aaral mo sa Maynila? Mainam naman po, Padre. Pero magulo na puro sa Maynila. Sa mga panahon ngayon, hindi na rin naiiba ang Angeles.
Ano pa ba ang punto ng pagdarasal ngayon? Catalina, huwag ka magsalita ng ganyan. Pero yan ang katotohanan. Dasal ako ng dasal pero wala pang nangyari. Di na mamatsura natin. Di ba tayo nililigo? At kumakala mga sikmura. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na hindi tayo tinilikuran ng Diyos? Mama, kailangan nating magdasal. Ito na lang ang makakatulong sa atin ngayon. Ang pagdarasal ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Ang kailangan ko ay hindi sustansya na aking kaluluwa, kundi sustansya na aking katawan. Ako'y lubhang nahihina na. Catalina, Catalina, tama na ang drama. Naintindihan ko na. Alam ko na magaling kang artista. Senyor? Senyor? Hindi yata siya umaarte. Catalina? Lolita? Catalina? Mama? Catalina? Catalina? Don Carlos, Mama. Ano po ang nangyayari? Ang esposa ko. Fidel, kumuha ka ng tubig. Pronto. Mama. Catalina? Catalina? Nasaan ako? Ito, ito, ang tubig. Uminom ka muna. Ano nangyari sa akin? Mama, hinimatay ka. Don Carlos, baka kailangan natin magpatawag ng manggagamot para matingnan siya. Hindi na kailangan, Padre Felipe. Dala ng matinding gutom at pagod. Nagbibiro ata kayo. Don Carlos, ba't naman pinababayaan ninyong mapagod at magutom ang inyong esposa? Wala na kami magagawa, Padre. Ngayon kami ay dukha. Anong ibig niyo sabihin? Anong ginagawa niyo? Binago! Sumusosyo lang kami. At hindi pa kayo mag-asawa. Tarantado to! Bernardo! Tama na yan! Mangawalang hiya kayo! Mangawalang hiya kayo! Tama na yan! Mangawalang hiya kayo! Bernardo! Hoy! Kinuha na ng gobyerno ang aming bahay. Isang kahit tumutuloy ngayon? Sakali eh. Nakakakain lang kami kung may magandang loob magbigay Catalina, sa amin. Hindi na kailangan paalam natin sa padre ang problema ng ating pamilya. Pasensya ninyo ang aking esposa. Maraming maraming salamat po. Tutuloy na po kami. Tayo na. Mabuti na lang at inilipat na nila ng kulungan ng mga hayop na yon. Tinatanong mo kung nasaktan ako. Hindi, Bernardo. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka may nangyari ng masama sa akin. Salamat ulit. Sandali lang po. Don Carlos, may kwarto sa likod ng simbahan. Maari muna kayong tumuloy doon pansamantala. Talaga? Maraming salamat, Padre Felipe. Muchas gracias. Adelanda. Hulog talaga ka ng lang. Senyor. Vamos. Vamos. Tulo. Wala? Ina! Ina! May tala akong pagkain para sa inyo ni Bernardo. Maraming salamat po. Bakit? Ano nangyari kay Bernardo? Ha? Ano kasi, Ina? May nagtangkang gumahasa sa akin. Ano? Pero pinagtanggol naman po ako ni Bernardo, kaya huwag na po kayo mag-alala. Maraming salamat, Bernardo, ha? Kailangan makalaya kayo dito.
Eh, tuloy po kayo. Pasensya na po kayo sa kwartong ito, ha? Maliit. Pero maayos naman po. Sana eh, maging kanais-nais para sa inyo. Masikip! Saka ang liit ng bintana. Sigurado mainit dito, parang orno. At bakit dalawa po yung kama? Eh, paano tayo magkakasya? Catalina! Padre, tamang-tama lamang po itong kwartong ito. Maraming salamat po. At malaking bagay po ang pagkupkup niyo sa amin ng aking pamilya. Ako, Don Carlos, kung may kailangan kayo, eh, magsabi lang kayo, ha? Sa akin o kaya kay Fidel. Eh, padre, anong oras ho tayo kakain? Kasi medyo nagugutom na ako. Catalina! Ma? Eh, kahapon pa tayo hindi kumakain ng matino, ha? Naghahanda na ng pagkain si Fidel. Maya-maya lang eh, maayos na ang lahat, patatawag namin kayo, ha? Padre, tutulong ko sa paghahanda. Kasi hindi ako sanay, walang ginagawa eh. Kayo pong bahala. Nasama ko na po kayo. Salamat. Catalina, nagmamagandang loob na nga si Padre. Puro reklamo pang nalabas dyan sa iyong bibig. Hindi ka na nahiya. Eh, totoo naman, maliit ang kwarto natin, no? Mama, mas mabuti na to kaysa natutulog tayo sa kalsada. At saka, hindi naman importante kung nasaan tayo. Ang mahalaga, magkakasama tayo, hindi ba? Oo nga, pero mas mabuti kung tatlo ang kama. Shhh! Tama na, mahiya ka naman sa Diyos. Ina! Christine! Christine, Diyos ko, anak! Anong ginagawa mo dito? Baka may makakita sa'yo! Nabalitaan ko nangyari kay Juana. Awa-awa na ako doon sa kapatid mo. Hirap na hirap siya doon sa karsel. Okay, mag-alala, Inay. Ililigtas ko siya. Pero paano? Baka mapahamak ka. Ipahin na nga ako, Inay. Bilang kapatid ko. Kailan kaya tayo makakalabas dito, Bernardo? Habang buhay na kaya tayong mananatili dito? Alam mo, Bernardo, ang laking pasasalamat ko na ikaw ang kasama ko dito. Kahit gaano kahirap, gaano kalungkot, alam kong kakayanin ko dahil nasa tabi kita. Bernardo? Yung mga rebelde, nakapasok! Ano nangyari? Kuya Agustin! Kuya Agustin! Juana! Sister! Kuya Agustin! Juana! Umakas na kayo! Halika na, Bernardo! Hoy! Saan nyo ito? Inay! Ina! Inay! Agustin! Wala! Inay! Salamat sa Diyos at ligtas kayo na Bernardo! Kailangan nyong umalis dito, Inay! Hindi niligtas ang lugar na ito para sa inyo. Sigurado nga hanapin kayo ng gwardiya sibil. Sasama kami sa'yo, Kuya. Hindi pwede, Juana. Mapanganib para sa inyong mamuhay kasama namin. Eh, saan kami pupunta? Magtago kayo. Mga ibang bayan, para hindi nila kayo mahanap. Paano ikaw, anak? Huwag niyo na ako alalahanin, Inay. Kaya kong sarili ko. Ang importante sa akin, ligtas kayo. Gaspar! Ano nangyari? Sarhento, nakatakas sa mga preso. Tonto! Nakikita ko yun! Pakawalan siya! Dok, mag-iingat ka. Mahal na mahal kita. Lahat ng ito, ginagawa ko para sa inyo. Huwag na huwag mong papapayaan ang sarili mo, Kuya. At ikaw rin. Huwag mong papabayaan ng Inay.
Tatandaan niyo, kahit di tayo magkasama, lagi kayong nandirito sa puso ko. Kaibigan, ikaw na sana ang bahala sa kanila. Kailangan ko nang umalis. Pag-iingat ka, ha? Pagpalain ka na, Diyos. Hindi nila pwedeng kunin ang matagal na nating pinaglaban! Lalaban tayo! Lalaban! Lalaban! May balita na kami na may isang grupo ng ilustrado na papunta ngayon sa opisina ng gobernador para magprotesta. Ihanda niyo ang ating mga armas. Susugod tayo sa opisina ng gobernador ngayon din. Dahil sa mga nangyaring paglusob sa mga nakarang araw, Agustin Manalo! Para proteksyonan ang interes ng bayan at mga mamamayan ng Angeles. Na pagdesisyonan ng ating mahal na gobernador na ang bayan ng Angeles ay isa sa ilalim sa batas militar. Ngayon natin kailangan si Zorro. Nasaan na ba siya?